natin yung ating Sunday School. Pero bago po tayo mag-upisa, manalangin muna tayo. Tulingin natin yung tulong ng Panginoon. Salamat po, aming Diyos, sa iyong patuloy na paggabay sa amin, maging sa patuloy na kadalakan ay kayo sambahin at purihin, sapagkat wala nga pong dapat ibang sambahin kundi ikaw lamang, o aming Diyos, sapagkat ikaw lamang ang siyang may likha ng langit at ng lupa, at ikaw ang siyang nagligtas sa amin. At sa iyong pagliligtas, sa iyong pagligtas sa amin, nagkaroon kami ng tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Dalangin po namin, o aming Diyos, sa aming pong pagpapatuloy din, naway patuloy mo kaming gabayan, o aming po banal na Espiritu, naway ikaw ang siyang magturo sa amin, gamitin mo ang iyong likod para maging instrumento sa pagpapahayag ng iyong salita. Naway ang katotohanan ito ay maipaliwanag ng maayos at maintindihan ang kapatiran dito sa church na ito. Huwag namin hiling at dalangin sa pangalan naman po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa ating nagdaan na Sunday School, tinalakay natin yung the necessity of the scriptures, kasi nga, the Bible, yung salita ng Panginoon, the Bible as the Word of God has its attributes, in which by these attributes, sa pamamagitan po ng mga attributes na ito, it demands an absolute importance ng salita ng Panginoon, or it confirms that the Bible is the Word of God. And in the book of Dr. Samuel A. Waldron, doon sa kanyang modern exposition ng ating confession, sa 1689 London Confession of Faith, he dealt with seven attributes. Namely, yung una po, yung necessity, which tinignan po natin. Pangalawa, yung kanyang identity, the identity of the scriptures. Pangatlo is the authority of the scriptures. Pangapat, the sufficiency of the scriptures. Number five is the clarity of the scriptures, and then the availability of the scriptures, and its finality. Sa kanong nagdaang linggo, tinalakay natin yung necessity, tinalakay natin yung the ground or basis of its necessity. Bakit napakahalaga po yung salita ng Panginoon? Kasi nga ito ay rooted or nakabase doon sa kahalagahan ng tinatawag na redemptive revelation. Request ko po, sana maging quick tayo sa pakikinig, kasi alam ko na may kahirapan po ito. Dahil nga ito ay theological discussion, kaya medyo mahirap po maintindihan. Yung necessity, yung kahalagahan ng banal na kasulatan, bakit po napakahalaga? Bakit po hindi po pwedeng isang tali? Kasi nga ito ay rooted or nakabase doon sa kahalagahan ng special revelation. Ano po yung special revelation? Yung po yung paraan na ipinahayag ng Diyos yung kanyang sarili para ang makasalanan ay maligtas. Kasi may dalawang ang paraan paano ng Diyos inireveal yung kanyang sarili. Una ay doon sa tinatawag na natural revelation. God revealed himself through his creation. Yun nga sa Romans. Pero yung creation na yun, na bagamat nireveal na niya yung kanyang sarili, ay insufficient to save sinners. Kaya nga, inireveal niya yung kanyang sarili in a special way, at yan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Na doon sa pagpapahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, yun yung revelation na yun. Yung doon ipinakita yung kanyang pagliligtas, at doon lang sa special revelation. At sa itong special, itong necessity of the scriptures, ito ay naka-rooted, ito ay naka-ground doon. Kasi yung special revelation, yun po ay scripturated na. Wala na pong direct revelation ngayon na magtuturo sa atin ang paraan ng pagliligtas. Yung kaparaanan po ng Diyos sa pagliligtas ay nangyari po historically. Sa nang pumunta po ang ating Panginoong Jesucristo dito, at yung paraan na yon, yung klaseng revelation na yung po ay inscripturated, naisulat, yung po ay nasa banal na kasulatan na. Kaya wala na pong special revelation apart from the inscripturated revelation. Naintindihan niyo po ako? Wala na po. Yung special revelation na nangyari dati sa panahon po natin ngayon, scriptures na. Sa kanila, kasi hindi pa naisulat yung New Testament,
directly from our Lord Jesus Christ, yung nandito sa salupa, talagang direct nilang napapakinggan and through the apostles. Pero ngayon nga, dahil wala na yung mga apostles, yung ating Panginoong Jesucristo ay nasa langit, ay yung special revelation natin ngayon ay naipahayag sa pamamagitan ng banal na kasulatan lamang. Kaya napakahalaga po ng banal na kasulatan. Tinignan din natin yung purpose or reasons for this necessity. Bakit napakahalaga na malaman natin na yung special revelation ay naisulat na, tinilakay natin yung it is for the purpose of prevention and then publication and then selection. Selection kasi marami kasi ang nagsasabi na sila ay may mga mensahe galing sa Diyos, pero selection po kasi dito lang po talaga sa banal na kasulatan. Yung ibang writings ay hindi po dapat na i-accept. At saka tinalakay din natin yung implication of this necessity. Ngayon po, yung ating tatalakayin ay yung the identity of the scriptures. And in dealing with this, dun sa identity of scripture of the Bible, in dealing with this, let us consider the following lessons. Dalawa po yung ating tatalakayin dun sa identity of scriptures. First is defined extensively and inclusively. Number one po ay define po ito extensively and inclusively. Pangalawa is define negatively. Doon po sa extensively and inclusively, extensively, ito po ay tumutukoy sa all the books of the Old and New Testament. Extensively hanggang sa from Old Testament to the New Testament, which is inclusively 66 books. Old Testament, ilang book ba yun? Books. Old Testament, we have 39. And then, sa New Testament, we have 27. Kaya yung kung titignan natin, the identity of the scriptures, yung po yung identity ng scriptures, 66 books. 39 in the Old Testament, and 27 in the New Testament. Now, this 66 books na composed po ng banal na kasulatan were under the name of Holy Scriptures. Dapat maliwanag po sa atin yung Biblia na hinawakan natin. Ito po, matagal na po itong tinawag na Holy Scriptures. Dapat maliwanag po sa atin yun na ang Biblia ay hindi po ito parang sinulat lang na tao. Dapat maliwanag po na ito'y holy o banal na kasulatan. Holy Scriptures which are given, yung 66 books, which are given by the inspiration of God. 2 Timothy chapter 3, verse 15 and 17. Pakibasa nga po. 15 hanggang 17 na din. Ang lahat ng mga kasulatan ay inasihan ng Diyos at makapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapan ng Diyos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang pagkakasabi po sa Tagalog ay inasihan. Sa English po, ang pagkagamit po ay inspired sa NASB at saka sa King James. Soon po sa NIV version ay break out by God. Kasi ito pong salitang inspired na ito, yung original na po ng pagkakasulat nito, yung meaning po talaga nito ay ang ibig kong sabihin ng break out by God or inspired is that all scriptures originates or has its source from God. Yung po yung ibig sabihin talaga na yung salitang inspired na yun ang pagkakatranslate dun sa NASB at sa King James, ang ibig kong sabihin nun sa original is that all the scriptures originates. Yung originates, yung kanya talagang saan siya talaga nagsimula or has its source from God. Maliwanag po na hindi po yung source nito, yung tao, hindi po yung mga propeta, hindi po nanggaling sa kanila, hindi po nanggaling sa kanilang sariling speculation,
hindi po ito sariling kanyang kanila pong iniimbento, kundi ito po ay maliwanag na galing sa Diyos. Titingnan din natin yung 1 Peter at 2 Peter chapter 1 verse 20. Unahin ko lang po dito sa English. Sa 2 Peter chapter 1 verse 20-21. But now this first of all, that no prophecy of scriptures, no prophecy of scriptures, ang sabi, in a matter of one's own interpretation, for no prophecy was ever made by an act of human will. No prophecy was ever made by an act of human will, but men, moved by the Holy Spirit, spoke from God. Galing po sa ating Panginoong Diyos yung kanya pong salita. Bagamat ginamit po yung tao, pero its source, yung saan po talaga siya nanggaling, the author is God Himself. Kaya nga, sinasabi natin na ito ay salita ng Diyos. Hindi po natin sinasabi na salita ng tao, kasi hindi sa tao, hindi gaya ng ibang libro. Halimbawa, yung biology na libro, modern biology na masyadong ini-embrace yung evolution, yung po'y maliwanag na its origin comes from man's imagination. Pero yung salita ng Panginoon ay wala pong claim na ganun. Yung claim po ng Biblia ay it has its source from God. O sa titignan din natin yung Exodus chapter 7 verse 1 hanggang verse 4. Pakibasa nga po sa inyo mga Biblia. Exodus chapter 7. Sinabi ng Panginoon kay Moses, tingnan mo, ginawa kita bilang Diyos kay Faraon, at si Aaron ay iyong kapatid ay magiging iyong propetas. Iyong sasabihin ang lahat ng aking pinutulong sa iyo, at sabihin kay Faraon ni Aaron ay iyong kapatid upang pahintulutan ang mga anak ng Israel na lumabas sa kanyang lupain. Subalit aking papatigasin ang puso ni Faraon at aking paralamihin ang aking mga tanda at mga pamamalagdang sa lupain ng Egypto. Ngunit si Faraon ay hindi makikinig sa inyo, at aking ipapatong sa Egypto ang aking kamay, at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan ng mga anak ni Israel sa lupang Egypto sa pamamagitan ng mga dakilang gawa ng pagpato. Iyon po sa verse 1 sa English po. Then the Lord said to Moses, see, I make you as God. Kasi kasaya yung salita ng Panginoon yung kanyang ibibigkas. Ang sabi po, I make you as God. Hindi po sinabi na I make you as the God. Iba po yun. Pero as God, meaning is a representative of God Himself. Dahil nga yung kanyang sasabihin is the very word of God. Dapat maliwanag po yun na sa bansang Israel, when Moses spoke, it was the God who spoke to them. Kaya ang sabi doon sa verse 2, you shall speak all that I command you. Yung kanyang isasabi, yun lang kung ano yung iniuutos ng Panginoon sa kanya. Also Luke chapter 1 verse 70. Ulitin po natin yung inspired po ay yung 66 books. At itingnan po natin yan along the way. Luke chapter 1 verse 70. At ibasa nga po sa Tagalog. Gaya ng sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula noong unang panahon. Gaya ng sinabi. Sino nagsabi? Sino nagsabi? Siya sa pamamagitan ng ano ba nagsabi sa Bible niyo?
it was, sabi sa English, as He spoke. It was the God who spoke by the mouth of His holy prophets from of old. It was the mouth of His prophets, but it was God Himself who spoke. It is God's word. Yung pong 66 books na ating po pinag-aaralan. Now, yung New Testament books po, yung 27 books, ay prior to its writings, prior yung bago pa ito naisulat, ito po ay masasabi natin na pre-authenticate by our Lord Jesus Christ. Nagkaroon na po ng pre-authentication of the New Testament books. Visiting na natin sa John chapter 14, verse 26. John 14, verse 26. Hanggang 27. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, nasusubuhin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at ang papaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Mapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking mapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mapagamag ang inyong puso o matakot na. Sabi sa 26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila na dahil nga pag makalimot yung nakalimot sila, it was the Holy Spirit who is there. Kaya bakit po nila uli iyon naalala? It was through the work of the Holy Spirit. Also, yung sa chapter 16, verse 12 at saka 14. Chapter 16, verse 12 and 14. Sayin ko po sa English kung ang pumabasa. 12 and 14. I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. Verse 13. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own. But whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. Ang sabi po, it was the Holy Spirit who will guide them into all the truth. Kaya po, bakit nandun talaga sila sa truth? It was the truth whom they spoke, because the Holy Spirit is involved doon sa kanilang pagpapahayag ng salita ng Panginoon at saka doon sa kanilang pagsusulat. Bagamat ito'y hindi pa, malayo pa doon sa kanilang pagkakasulat, pero sinabi na dati pa ng ating Panginoong Hesus sa kanila. Kaya nga sabi ko, pre-authentication ng the New Testament books. At saka 1 Corinthians, itinan din natin chapter 14, verse 37. Yung 27 books ng New Testament, which is what? Isang human author ay si Paul. Nakibasa po. Verse 37 at saka verse 38. 1 Corinthians chapter 14. Kung iniisip ng sino man na siya ay propeta o tao spiritual, dapat niyang pinalangin na ang aking sinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. Subalit kung sino man ay hindi kumikilala nito, siya ay hindi kikilalanin. Doon sa bandang doon sa uli, pwede doon pakibasa uli. Doon sa uli, okay lang ba? Sige. Pakibasa po. 1 Corinthians chapter 14, verse 37.
Noong 38. Kung iniisip ng sino man na siya ay propeta o taong spiritual, dapat niyang kilalanin ang ating susunod sa inyo ay kung sino man daw yung sabi, nag-aakala na siya ay propeta o spiritual, dapat niyang, ano sabi nun? Kilalanin na ang aking isinusulat ay utos ng Panginoon. It was their writings. Dapat i-recognize na this, ito yung kanilang isinulat ay i-commandment of our Lord. At saka yung sa 38 ang sabi, sa 38, yung hindi kumikilala sa writings ng mga apostles o the New Testament scriptures, dapat din sabi, hindi ikilalanin. Even if he claimed to be a prophet, even if he claimed to be a spiritual man, kung hindi niya kikilalanin yung writings ng mga apostles, ang sabi sa English, he should not be recognized. Because their writings, sabi nga, this is a commandment of the Lord, meaning it is equal to the Old Testament scriptures. Yung kanila pong sinulat is equal in authority to the Old Testament scriptures. At saka, 1 Thessalonians 2 verse 13. Marami pong verses, pero ito lang po yung ating titingnan. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. At kami ay patuloy na pagpasalamat sa Diyos. Kadang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap yun. Hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo nas masampalataya. Nagpapasalamat sila kasi yung acceptance na kanilang itinuturo, ina-accept ng mga taga-Thessalonians not as a word of men, but as the word of God. Ito po sabi sa English, for this reason, we also constantly thank God that when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but for what is really is the word of God which also performs its work in you who believe. They spoke the very word of God. Now, why inclusive to the 39 books in the Old Testament? Bakit yung 39 books na talaga and 27 books in the New Testament? Bakit 39? Sino ang nag-decide na 39? Bakit 27? Sino ang nag-decide na 27? 39 books in the Old Testament. Now, reasons why the 39 books alone in the Old Testament and 27 books alone in the New Testament is inspired by God and the only to be considered as part of the canon. Yung canon po is yung rule or standard, yung acceptance as part of the scriptures. Yung pwede sabihin ng canon. Yung 39 siya, yun lang yung fit. Yun lang yung dapat na alwin yung naka-qualified ba yung ganang term? Those fit to be called the scriptures. Titingnan po natin, bakit po sinabi ko yan is, titingnan natin yung Luke chapter 24 verse 27. A very important na sinabi ng ating Panginoon. Luke 24 verse 27. At nagmula kay Moises at sa mga propeta ay pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Sa lahat ng mga kasulatan. Kasi panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon na pong mga kasulatan. Yung mga kasulatan. Kasulatan pala yung siya na sa aksento, hindi Tagalog, pero naiintindihan naman. Pinaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo from Moses, yung sinasabi na po niya dito ay scriptures na po. Scriptures na from Moses to all the prophets. At saka verse 44 hanggang 46. Pakibasahin muna natin bago natin i-expound. Chapter 24 pa din.
at ang verse ay 44 hanggang 46. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo. Nung ako'y kasama pa ninyo, na kailang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat na kailang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Sabi, now he said to them, these are my words, which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about me, about himself, in the law of Moses, which is the book of Pentateuch, the five books, and the prophets, and the Psalms, must be fulfilled. Now, sa Hebrew Bible po kasi, yung 39 books was divided into tatlo. Yung po yung Law of Moses, Prophets, at saka Psalms, which is the same sa atin na 39 books. Ibig kong sabihin, yung tinutukoy ng ating Panginoon Jesus Cristo dito na kasulatan ay yung 39 books. Meaning, He Himself, yun lang yung boundary din niya sa kanyang pagsabi na all scriptures. Yung 39 books, yun din yung boundary niya. Yun yung sinasabi niya na Old Testament scriptures, yung ating 39 books. So, yung conclusion po na bakit 39 books, hindi po nanggaling sa isang sino mang tao, kundi it was originates from our Lord Jesus Christ Himself. Sa verse 27, ganito po sabi, then beginning with Moses, and with all the prophets, he was speaking of all the rest of scriptures, beginning from Moses, he explained to them the things concerning himself in all the scriptures. Sa lahat ng kasulatan, he was talking of the 39 books. Kasi kasi William Hendrickson, a very popular scholar, evangelical scholar, an orthodox scholar, sabi niya, nag-comment siya sa verse 27, it is reasonable to believe, sabi niya, it is reasonable to believe that our Lord, in interpreting in all the scriptures the things concerning himself, he showed how the entire Old Testament, the 39 books, in various ways pointed to himself. Yung ating Panginoong Jesucristo po, siya po yung nagsabi na yung 39 books is scripture. Banal na kasulatan. The 39 books has its origin from God. Kaya dapat maliwanag ko sa ito. Kasi titingnan din natin yan mamaya yung negatively. Bakit not the apocrypha? Bakit hindi po tinatanggap yun ng mga evangelicals? Yung susunod po yun. Now it is clear from these passages yung ating binasa that our Lord Jesus Christ made his interpretation from the entire Old Testament books, which are the 39 books of the Christians. And therefore, he showed to us what books are to be considered as scriptures. Pinakita niya kung anong mga libro ang dapat kikilalanin na banal na kasulatan doon sa Old Testament. Now, how about the 27 books of the New Testament? How can one be certain that the New Testament canon is even close? Paano po masisiguro na yung 27 books talaga yung dapat natatanggapin? Wala na po tayong hihintayin na magkakaroon magiging 28 books pa ito. Kasi yung mga liberal, lalo na, although here, maraming taon na ang dumaan, meron pong The Gospel of Judas na parang tinitingnan nila na ito's equal to the New Testament scriptures, na parang gusto din nilang maging 28 na. Pero it was denied kasi nga unorthodox yung pagkakasulat. Pinapakita kasi doon ang ating Panginoon Jesus Cristo may asawa. Subalit, yun naman ay talagang contradiction doon sa what is already accepted by the church. Now, how about the 27 books? Yung 27 books po kasi historically, doon sa 1st century hanggang 4th century ng history of the church, yung basis po bakit ina-accept yung writings
na part of the scripture, part of the canon, yung binabase po, yung apostolicity, it was written by the apostle, yung antiquity, yung kanyang kalumaan na orthodoxy, it was yung sound, hindi umuupo sa whole the scriptures. Catholicity, meaning it is universally accepted by the church. Meron, tinitingnan din yung lection or widely read and used in churches. Kasi nung first century hanggang fourth century, doon pala po yung process ng kung ano yung books ang tatanggapin at kung anong books yung i-denied. Kasi maraming mga books ang existing nung mga time na yon. Pero ito po yung mga basihan kung paano po tatanggapin na ito talaga ay scriptures. And then, inspiration. Tinitingnan din kung ito ba ay inspired word of God. Now, doon po sa tanong na, how about the 27 books of the New Testament? How can one be certain that the New Testament canon is even close? Actually, yan po ay talagang dapat bigyan pansin na klase ng tanong. But accepted na medyo may ito sa tricky and talagang totoo din na tanong. Pero yung may kukotko po sa inyo si Dr. Raymond, Robert Raymond, sa kanyang Systematic Theology of the Christian Faith. Sabi po niya, to such a question, doon sa 27 books, yun lang talaga. To such a question, sabi niya, no answers can be given that fully satisfies the mind that desires to think autonomously, that is, independently from scriptures. Anuhin ko po ito mamaya. Sarap-sarap ko muna sa English. For regardless of whether or not the Christian scholar thinks he possesses the one right criterion or the one right list of criteria for a given book's canonicity, at some point, and if at no other point, at least at the point of the established number, namely the 27 books, the 27 New Testament books, not 26, not 28, sabi po, that Christian must accept by faith that the church, under the providential guidance of God's Spirit, got the number and the list, yung 27, right, since God did not provide the church with specific list of New Testament books. All that we know for certain about the history of the first four centuries of the church would suggest that God's Spirit providentially lead His church imperceptibly yet inexorably when it asks its questions, whether they were to adopt, sabi po, to adopt the 27 documents that the Godhead that determined would serve as the foundation of the church doctrinal teaching. Yung pag-a-accept po ng 27 books, ang sabi po is foundation of the church doctrinal teaching. Doon lang talaga, di ba yung sinasabi na the church is the ground of the truth? Di ba sabihin, doon sa 27 books, yun lang talaga yung, doon lang yung truth talaga, doon inclusive. Wala na pong ibang books. Paano po ito nangyari? Sabi po, we should accept it by faith that it was, God is there when this canon was formed. Hindi po, yung, pwede ko bang gamitin term na parang disgrasya na 27, bakit hindi naging 26, hindi naging 28? 27 was, nagyung po talaga yung inaccept ng church kasi there is my providential guidance po ang Panginoon kung bakit po 27 books. At inonote ko po, hindi po church ang nag-decide kung paano po malalaman na yun ay banal na kasulatan talaga o hindi. Kasi meron po tinatawag na self-authenticating nature of the scriptures. Yung Bible, yung salita ng Panginoon, siya mismo ang nagsasabi na siya ay salita ng Panginoon. Hindi po church, kasi yung claim ng Roman Catholic, sila yung nag-decide kung ano yung banal na kasulatan at hindi. Hindi po ganun yun. It was the scriptures himself who testify na yan talaga ay banal na kasulatan. Now to adopt the 27 documents that the Godhead that determined would serve as the foundation of the church doctrinal teaching and thus bear infallible witness, hindi nagkakamali
na witness. Marami kasing fallible witness na napapahamak tayo. Pero yung scriptures is infallible witness throughout the Christian era, hanggang sa lahat ng panahon, habang ang church ay hanggang andito pa, to the great infallible witness, to the great objective central event of the redemptive history, yung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, and that this apostolic tradition authenticated and established itself over time in the mind of the church as just this infallible foundation and witness. Yung ating pong New Testament books is infallible witness kung ano po yung nangyari during the redemptive history. Ang nangyari talaga when our Lord Jesus Christ kung pumunta siya dito. Kasi yung pakatasulat po ng New Testament na isulat po niya nung he was already been resurrected. Hindi naman niya naisulat ang nandito pa siya. Pero yung mga naisulat ng mga apostle, sabi, that is the infallible witness na yung nangyari nga sa Panginoong Jesus ay talagang totoong nangyari. Amen? Na kung ano po ninyo, may naintindihan po kahit na. Baka may tanong po kayo. Doon. Kung wala, proceed tayo. Define negatively, not the apocrypha. Last na po ito. What about the apocrypha? Naka-encounter na kayo itong book na apocrypha? What about the apocrypha? Namely, the books of Tobit, meron in Judith, 1st and 2nd Maccabees, the wisdom of Solomon, Sirach or Ecclesiasticus, and Baruch. 7 books na inaat ng Roman Catholic na naisulat ko ito nung kasi from Malachi to the Book of Matthew meron pong approximately 400 years na gap. Diyan po naisulat yung apocrypha. Now, sa ating pong confession sa chapter 1 paragraph 3, ito po ang ating pong sabi sa 1689 London Confession of Faith. The books commonly called apocrypha, not being of divine inspiration, meaning its origin did not come from God. Yan po ibig sabihin ng not being of divine inspiration, are no part of the canon or rule of the scriptures. It is not part of the canon of the scriptures. And therefore are of no authority to the church. It has no authority to the church, nor to be in any otherwise approved or made use of than other human writings. Pwede naman gamitin yung apocrypha parang as a source of, tingnan natin yung historically, yung history, kung ano yung nangyayari between Malachi and before Matthew, pwede natin yung gamitin as history, as book of history, pero not as the word of God. Not to have a absolute authority to the church equal to the word of God. Hindi po. Bakit? There is no warrant or evidence. Ito po yung ratio. There is mga rason. There is no warrant or evidence whatsoever within the New Testament, the 27 books, that our Lord Jesus Christ and the rest of the apostles made a quotation from the apocrypha. Our Lord Jesus Christ, when he quoted the scriptures, yung kanyang palaging sinasabi, yung 39 books lang, he didn't include the apocrypha and the rest of the apostles. There is no quotation na ginawa nila. And with that, we know that our Lord, together with the apostles, did not consider the apocrypha as part of the scriptures. Ano? Hindi yung apocrypha, hindi po talaga part. Kasi kung authoritative talaga yon, our Lord Jesus Christ, magpukot din siya doon. Pero wala eh. Wala kang ni a single verse. Wala po. Wala maaan. A conclusion, is there more to come? Aasa pa ba tayo na meron pang dadating? Ang ating pong sagot, wala na. Dapat kung may time pa po tayo, God willing, mayroon po kasing isang attributes din na pag-aaralan yung tinatawag na the sufficiency of the scripture. Na yung sufficiency niya, hindi kulang yung revelation ng Panginoon sa kanyang sarili doon sa scriptures. It is
absolutely sufficient. Kung ano yung nandito ay absolute sufficient. Kaya, there is no more to come. Wala na po tayong hihintay pa na magiging 67 yung books. What about the so-called sacred book of Mormons and the Quran of Muslims? How about those books? Ang ating pong basis ay never. Wala po. Yung po ay absolutely contradiction to the scriptures, lalo na po yung Quran na dinideny na ang ating Panginoong Kristo ay talagang namatay sa krus at saka he was been resurrected. Muslims never accepted that kasi yung kanilang Quran, yun yung sinabi na ang Panginoong Jesus hindi talaga namatay at hindi talaga nabuhay na magulang. Kaya, absolutely, we will not accept those books. Only 66 books is considered as scriptures. Identity of the scriptures is that itong 66 na ito, ito lang talaga yung inspired writings. Wala na po tayong hihintayin pa. Ito lang yung part of the canon of the scriptures. May tanong po. Yun lang po yung ating tatrakay. Kung may tanong, dito naman siya. Dito Mario, tutulong din kasi tsaka si Pastor din. Maliwanag po yung 39 books na yun na hindi po tayo ang nag-decide na bakit 29 because the Lord Jesus Christ Himself who said sa kayong 27 books, hindi po aksidente na nangyari yun. God was there. Tanong po. Send tayo. Wala na. Pray tayo. Buhaming dakilang Diyos, salamat po sa iyong pagsama sa amin, sa pag-aaral po ng iyong salita. Pinag-aralan po namin yung kahalagahan ng iyong banal na kasulatan. Marami pong nag-i-claim na sila po ay mayroong divine origin. Yung sinasabi nila, yung kanilang pagsasalita, yung kanilang libro. Marami pong nagsasabi na ito din ay galing din sa Diyos. Pero maliwanag sa aming pinag-aralan na yung banal na kasulatan lamang. Yung talagang aming ilalagak yung aming pagtitiwala. Itong iyong banal na kasulatan lamang. Dito pinakita mo ang itinayan mo, ang iyong sarili, ipinahayad mo completely yung iyong paraan ng pagliligtas, ipinahayad mo sa amin yung iyong pagka-Diyos na sapat sa amin para ika'y sambahin at sundin sa pamamagitan ng iyong banal na kasulatan. Kaya dalangin namin Panginoon na way ang bawat isa sa amin ay lumakad ayon sa iyong banal na kasulatan at yung pag-iisip namin ay hindi kami maging liberal, kundi magkaroon kami ng talagang pagtitiwala sa iyong banal na kasulatan. Na ito ay galing sa iyo, hindi ito galing sa tao, hindi ito galing sa mga propeta, kundi ito ay galing sa iyo na kanilang itinuturo. Ito po ang aming dalangin at hiling sa pangalan naman po ng aming Panginoon Jesus. Amen.